And we're back sa isa na mga episode ng Ginisa Ang Mundo Show. And I'm your expert, Feng Shui Master, Lloyd Hondo. At nandito tayo ngayon sa Japan, kung saan dadali namin sa inyo ang mga predictions ngayong parating na Chinese New Year. Cherry Blossom Blizzard! And as usual, sabi nga ng mga Chinese, maswerte talaga ang mga bagay na kulay pula. Kaya kailangan palibutan niyo yung sarili niyo ng mga bagay na red ang kulay. Hi, butterfly. At ngayon, sinasabi nila na ang paparating na taon ay Year of the Water Tiger. Tulad nga ng characteristics ng isang tunay na tiger, ang parating na taon ay magiging maamo, mapayapa, at tahimik. At para maging maswerte daw tayo ngayong Year of the Water Tiger, kailangan siyempre natin ang mga pampaswerteng gamit. Yan o, sabi nung nagbebenta, pampaswerte daw yan mamayan. Kung ganun, hindi ko nabibenta yan, tatago ko na lang. Ako na lang gagamit, swerte pala eh. Magiging maswerte ang kabuuan ng taong ito ang parating ng Year of the Water Tiger. Pero siyempre, bago ako swertingin, kailangan dagdagan mo yan ng sipag, tiyaga, at pagpupursige. Hard work para makamit niyo ang mga aspirations sa buhay. Hard work. At syempre, bago ka maging maswerte, kailangan sabayan mo ng pagdadasal. Kahit kanino pang Diyos ang pinaniniwalaan mo. Si Shiva, Garuda, Cristo Medusa, dami ng duda. Ang dami maikikot sa dami. Okay, taga Tuna, nag-iikot para hanapin. Pagdating naman sa trabaho, magiging maganda ang pasok ng pera ngayong taon na to. Yun eh, kung may trabaho ka. Kung wala kang trabaho, daanin mo na lang sa diskarte. At syempre, nandiyan din ang mga pampaswerteng pagkain. Pansit for long life. Round trips. At syempre, ang tikoy para sa mas malagkit na pagsasamahan. Pagdating naman sa love, love yourself. Everything else will follow. At isa pang tip pagdating sa pag-ibig para sa mga sawi, single, at hindi mahal ng kanilang mga mahal. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat na magpapaswerte sa inyong buhay, follow, like, subscribe sa page ng Ginisang Munggo Show. Back to you guys. Hi, butterfly.